dito na tayo kay Taylor Swift, hindi Taylor Swift, ha? Taylor Swift na mga na loko na scam, ha? Pop star ito si Swift. American pop star po ito. Naku, maraming na biktima pa ng online ticket scam ito, Kong. 65,000 pesos through online banking. Nagbayad sila para lang makasecure ng ticket nung nakarang taon. Nawala. Usapin natin ngayon by Aljo si Assistant Director June De Guzman ng National Bureau of Investigation. The Assistant Director De Guzman, sir, this is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV channel at Radyo Pilipinas Nationwide. Good morning po sa inyo, Director. Ay, good morning po, Congressman Erwin and Aljo po, Aljo. Opo. Opo. Assistant Director, sir, or can I just say attorney? Can I call you attorney po ba? Hindi na po, June De Guzman na lang po. June De Guzman, opo, Sir June. Anyway, itong nasana po yung investigasyon ninyo ngayon dito sa mga Pilipino na naloko, na bibili sana ng ticket ni Taylor Swift para sa March 9 ay naloko. Nasaan na yung investigasyon? Natukoy na po ba ninyo kung nasaan naroroon itong suspect natin, Sir June? Actually po, Congressman. Opo. Ang NBI po naka-receive ng complaint. Opo, opo. Itong kapatid. Oho. Pangalawa, as of the moment, dalawa pa lang po ang complainants ng NBI. Pertaining to the alleged scammer concert ni Taylor Swift. Opo. And apparently, yung mga complainants was asked to produce money for this purpose. Aha. At ang magiging concert po, ang venue ng concert ni Taylor Swift, I think is in Singapore. Tama po, okay. Tama. Yun po ang ano rito. Dalawa pa lang po ang naandito sa NBI na complaint. Pero kumakalat ngayon, Sir June, na marami daw, may mga sinasabing 100 na ho sila ang mga naloko at hindi pa nga lang lumalapit sa NBI. Pero saan na po yung ating investigasyon? Natukoy na po ba ninyo yung tao mismo? Kasi online lang pala nila binili ito or ongoing itong investigasyon ninyo para matukoy at ma-pinpoint ang location ng scammer na ito, Sir June? Actually po, Congressman, kasi sa complaint, sa dalawang complainant dito, opo. Mayroong pangalan na binigay sila pero I request that hindi ko muna on the air yung pangalan nung nag-recruit sa kanila. But he is not from Metro Manila. He is from outside Metro Manila. Kaya po, Pilipino po ba o foreigner, Assistant Director? Pilipino po ito. Pilipino. Babae, Pilipino, lalaki? Po lalaki po. Lalaki ito. Oh, sige. Paano po ninyo masusubaybayan ito, matrace at saka, na... At Morco, may payo po kaya kayo, Assistant Director De Guzman, sa mga kababayan natin na future na gustong bumili ng mga ticket sa online, sa mga concert overseas, kasi mahirap habulin ito. Ano ho may papayo ninyo, sir, sa kanila? Ito po, ano, Congressman, ang payo natin sa ating publiko, eh medyo cautious kayo when you are dealing with online transactions kasi ang dami pong mga scammer. Pertaining to this respect, yung ticket ni Taylor Swift na ito, dapat binerify muna nila. Kasi parang ang ticket would be something like 70,000 per head. So, kaya ganun ho kamahal. Kasi kung available online yung ticket, biro ka, ang gustong makapanood, babiyahe pa ng Singapore, you will be charged for your airline ticket and 1 or 2 days accommodation. So, yun po ang ano ko na
panawagan ko sa ating mga kababayan. Uh-huh. Make sure po na kung mag-o-online kayo, very, very sure na itong online dealings nyo, i-legitimate itong kausap nyo. Ano ba, saan po dinaposit yung pera? Sa banko ho ba? O sa mga e-wallet, e-wallet? Oo, tapos pwede bang habulin po yung banko, Assistant Director De Guzman? Opo, ito po yung ginagawa ng aming cybercrime unit. Ayun, oo. People trace kung nasaan na ang pera at if possible, ma-recover ito. Ayun, ng mga nagbayad. Sir, isa pa ho, meron ho mga reklamo din yung mga sa online, nagbebenta rin online ng mga K-pop merchandise tapos hindi naman dumarating or yung iba, fake. Pagdating sa bahay nila, fake pala yung mga sikat na mga artista na mga merchandise. Paano naman ho ito? Pero tama yung sinabi, siguro talaga pag-aralan muna na mabuti kung if there's another way para mabili yung kanilang merchandise na kanila mga iniidolo na superstar, siguro mas maganda siguro pumunta na lang sa tindahan or somewhere na pwede nilang ibili. Tama po ba, Assistant Director De Guzman? Yes, Congressman. Yan. Kaya po yan yung panawagan ko. Kung hindi kayo sure sa online transactions nyo, might as well keep your money in stock, go to the establishment, kung mayroong stall, doon na kayo magsadya. Para doon, you can pay your hard-earned money. Tama. Doon sa legitimate na ano. Huwag nang mag-online. Online. Ang dami pong scammer ngayon. Kaya Tama ho ba, 15 million ho ang na-scam sa ating mga kababayan? Na 15 million daw, sir. May lumalabas po ng mga balita na 15 million na raw ang na-scam dito sa suspect na ito. Sa suspect na ito, Director De Guzman. Actually po, we cannot give figures pa. Kasi as I said, dalawa pa lang po yung complainant na nagpunta dito sa aming cybercrime division. Okay, alright. Pinoprocess po namin ngayon. At panawagan ko sa ibang na biktima, opo, come over to the NBI, opo, para po ma-process yung kanilang request. Opo. Kung if possible, ma-recover yung kanilang ibinayad. Kano pwede, class suit po ang kakaso nitong estafa o kahit isa, dalawa lang pwede? Uusad na po yung kaso? I think ano po ito. Kasi I see it, isa lang itong suspect subject na hindi complex nila. All right. So okay. I don't think put under syndicated estafa. Okay. Anyway, Sir Jun De Guzman, Assistant Director ng NBI. Maraming salamat po sa oras ninyo sa aming programa. Magandang umaga, mabuhay po. Mabuhay po kayo at ang inyong ahensyang NBI. Good morning po. Maraming salamat rin po, Congressman, at kami po ay palaging naandito para tugunan ang mga panawagan ng ating kababayan. Salamat po, salamat. Ay bayan, paalala ha, mag-ingat po sa pagbili ng mga items, tickets, merchandise online. Siya po ang paalala sa atin ng NBI kasi hindi natin malaman kung napakarami ng mga sweetik.